Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat na mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no, at hanggang ngayon po ay wala pang tigil ang ating mga kaibigan sa kabila sa panlalait dito kay Attorney Lenny Robredo at hinahanapan nga po siya ng mga relief goods doon nga po sa nararanasan ng ating mga kababayan sa Albay, no, sa pag-alboroto ng Bulkan Mayon sa Albay, no. Ito po ay naging content ng ating mga kaibigan sa kabila, no. Naging content po nila ito. Gagaya po niyan, ayan po si Badong Arateles na from Bicol din po ito, no. Taga Bicol po itong si ano, si Chu Badong, no. So ito po ang naging caption sa kanyang post, mga ka-action, no. Ayan. PBBM namigay na ng 15M ayuda habang si Lenny closely monitoring pa rin. Latest kay Rendon versus Andrea. Ayan po ang naging caption sa kanyang video. Pero hindi po natin pakialaman yan si Rendon Labrador, no. Kasi yung utak ni Rendon at saka utak nito ni Badong Arateles, parehas lang yan, no. Pareho lang kayo. Ayan. So dito po kasi sa 15 million na pinagmamayabang talaga ng ating mga kaibigan sa kabila na binigay nga po ni Mr. President Bongbong Marcos doon sa Albay, no? 15 million po ito, 15 million maliban pa sa relief goods, no? Ito po ang 15 million ay pira po ng bayan, pira po ng tao, no? Kaya anuman ang kulay natin, tayo po ay pare-pareho may ambag dyan, no? Makinig ka dyan, Badong Arateles, makinig ka dyan, no? Kung hindi mo naiintindihan ang trabaho ng iyong iniidolo, ito ipapaintindi ko po sa iyo at isaksak mo ito sa kukuti mo kung ano ba ang responsibilidad ng iyong iniidolo na si Mr. President Bongbong Marcos. Siya po ay isang presidente ng Pilipinas at tinuturing na ama ng bansa natin, no? Makinig ka dyan, kung makaabot man to sa iyo, ha, makinig ka dyan. At kung gusto mo mag-rebat ka lang, no? Walang problema. Dito tayo magpalitan ng conversation sa ating mga kanya-kanyang network, no? Ito po ay papaintindi ko po sa iyo, Badong Arateles, kung ano po ba ang mga responsibilidad ni Mr. President Bongbong Marcos, no, sa iyong iniidolo, no? Bilang isang presidente o ama ng bansa natin, natural lang po natulungan o imonitor ang mga ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nakakaranas ng mga kalamidad, no? At yung pera na yan ay dapat lang po talaga, kung tutusin, kulang pa yan, no? Kasi malaki yung total. Malaki naman talaga pondo ang bansa natin. Kaso nga lang, sa ilan sa ating mga nakapong-opo, alam nyo na ang karugtong ng sasabihin ko. Hindi ko na pwedeng sabihin. Okay? So yan po, ha. Responsibilidad po ni Mr. President na gampanan niya ang kanyang tungkulin kasi obligasyon niya po yan bilang isang presidente ng Pilipinas. At hindi mo po pwede ipagyabang yung 15 million na yan dahil may share din po kami dyan, no? Kasi pwede mo lang po ipagyabang kung ang pera na 15 million na yan ay galing po sa bulsa ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero yan po ay pera ng bayan. At siya po ang may hawak ng kaba ng bayan. Kaya natural lang po yan na imudmud niya yan para kahit papano maranasan naman ng ating ilan sa ating mga kababayan ang pinagpawisan nila, no? Kahit hindi na po tayo, basta ang importante, bawat may kalamidad, nandiyan po ang tulong ng gobyerno. Yan po ang pinakadabes, no? Unlike dito kay Attorney Lenny Robredo, nahanap kayo ng hanap kay Attorney Lenny Robredo matapos hindi nyo binuto ang tao, buti sana kung binuto nyo at hanapin nyo kung asaan ba yung ayuda ni Attorney Lenny Robredo sa kanyang ilalim ng Angat Buhay program. Kami nga po na nagbuto at mga loyal kay Attorney Lenny Robredo, hindi nga po kami naghahanap dahil alam po namin na gagawa ng paraan si Attorney Lenny Robredo para makapagpaabot ng tulong dahil yan po ay mga priority ng Angat Buhay program ang mga kalamidad. Katulad po niya, nakikita mo yan? Ayan po, katulad po yan, nakikita mo? Ayan, isasampal ko po ito sa iyo, ha. Sampalin ko ito sa resibo. Ayan, ha. O, basahin natin. Bumisita si Attorney Lenny sa Kamalig, Albay para kumustahin at maghatid ng tulong sa mga evacuees na apektado ng pag-alboroto ng Mayon Volcano. Ayan po, ha. Maliwanag na po sa iyo, Badong Arateles. O, ayan pa mga resibo, mga picture na yan. O, ayan na, ha. Ayan, nagpaabot na po ng tulong, no. Hindi po kasi kayo makapaghintay. Itong masakit sa atin, kapag nangunguna si Attorney Lenny Robredo sa mga kalamidad at maghatid ng tulong, sasabihin nyo, paipal si Attorney, no. Paipal. Ngayon naman na late lang si Attorney, hanap kayo ng hanap, no.
isaksak nyo po ito sa kukuti nyo at uulitin ko po ito sa inyo sa lahat muna nagko-content at naghahanap kay Attorney Lenny Robredo, no? Siya po ay private citizen at wala na siyang obligasyon sa sana sa taong bayan dahil siya po ay isang kagaya natin, karaniwang tao na lang, no? Karaniwang tao. Saksak mo yan sa kukuti mo. Kung hindi mo yan, kayo-kayo dyan, lahat dyan na gumagawa ng mga paghahanap kay Attorney, ha? High blood naman ako sa inyo, aga-aga naman, ha? So, si Attorney Lenny Robredo po, kahit wala na siya sa any position ng gobyerno, ay handa pa rin siyang tumulong. Tama po yung sinabi ni Attorney Lenny Robredo na kahit wala naman siya sa posisyon, pero ipagpatuloy niya pa rin ang pagtulong sa pamamagitan ng kanyang Angat Buhay program. Yung po yun, no? Pero, yung mga iniidolo nyo, matapos nga ang terminong mga last year nila na term, no? Ano po ang ginawa na nahimik? Pero si Attorney Lenny Robredo, eto siya. Patuloy na tumutulong sa ilan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Yan po ang pinaka kakaibang leader na natapos man ang kanyang termino, pero ngayon po namamayagpag pa rin sa social media. At yan po ang hindi nyo matanggap. So yun lang po mga ka-action, mga ka-campaign. Sana sa paliwanag ko sa iyo, Banong Aratiles, na sinampal na kita ng resibo para sa tulong ni Attorney Lenny Robredo sa Albay, maliwanagan ka na, no? Dapat nga sana magpakita ka ng presensya dyan kasi taga Bicol ka naman. Alam ko na malapit ka dyan sa Albay. Magpakita ka doon, mag-video-video ka doon kahit di ka na tumulong. At least nandung presensya mo, kumuha ka lang ng video para mapanood ng mga viewers mo ng mga sunga-sunga. So yun lang po mga ka-action, mga ka-campaign. Kinshare ko lang po sa inyo, no? Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Thank you for watching. Have a good day.